Ang ginawa kong tutorial kanina na pamain mga katungski, habulin. Wala itong mga kawil, ha? Baka sabihin niyo may mga kawil yan. Ariya po atin ito maya. So, good morning mga katungski. Video for today. Tutorial po tayo ngayon ng mabisang pamain sa pusit namin mga katungske. Tutorial po tayo sa mabisang pain sa pusit. Ito lang po yung ginagamit namin. Parang luwag mic. Straw na pangtali sa mga karton. Halagang 10 piso lang po ito mga katungske. 5 pisong pink, 5 pisong blue. Ito na po yung natapos niya. Nakagawa na po tayo ng ilang piraso. Diba? Matipid lang kasi straw lang. Tsaka kunting badlak. Yung gamit po natin na nylon na birit na is brand. Kulay blue. At tsaka yung bahayan niya number 8 na seahorse kulay puti. Maganda to gamitin kasi kahit na magasgasan siya mga tungs, hindi siya mapuputol kasi matibay siya sa gasgas. Mga tungs, kaya saglit lang to gawin. Partner to siya. Ito 16 piraso yung blue, ito 16 piraso din yung pink. Para paglagay natin sa bahayan natin dito. Paglagay natin dito, pari-parehas po. Una po, pink. Tapos, so, dalagay, blue. Tapos, mga sunod na pong alagay, pink. Blue, pink, blue, pink, blue lang po yung pasunod-sunod na paglagay nito. Mamaya, ipapakita ko lang din sa inyo. Ito po yung mabisang gamit namin sa pamusit dito. Kung mapapansin nyo, straw lang po siya. Straw na pangtali. Yun. Istro siya na pangtali, kaya makakatipid ka. Ito po mga katungsi, kung surtuin ka sa isang gabi, surtuin ka nito, ilang libo po yung income nito. Sa kamahal ng pusit ngayon, ilang libo yung income nito. On. Ganito lang po yung paggawa mga katungski. Parang nagbumuntada ka lang din. Yan, lagyan ng badlak na kunti. Tapos piluin mo yung straw. Yun. Saka lagyan ng kunting siyempre paistyle style. Tapos talian din. Putulin. Tsaka istaylan niyo rin. Patalibisin po natin yung pit. Dandahanan na natin paggawa para masundan niyo po kung paano. Yun. So, ilalagay na po natin sa bahayan yung ginawa nating pamain ng pusi. Pamain ng pusi. Tingnan natin. Pagka naman sila yung ikalbika. Unahin po natin yung pink. Yan.
Wala po tong kawil, oh, mga tongski. Wala po yung kawil, ha, walang kawil. Baka sabihin nyo may kawil. Tapos, siyempre, ilagay mo natin dito kasi doon na natin nilipat yung ano ito sa bangka. Yung pulunan doon na iwan eh. Isang dipa. Isang dipa yung agwat niya. Galing sa kawila, isang dipa. Dura pa. Yun, isang dipa. Kung ilang dipa yung mapunduan natin, ganun din kadami yung pain. Kung mga 30 dipa yung mapunduan, 30 dipa din po yung pain. Yung straw na ito. Ulit-ulitin lang po ito hanggang sa matapos. Hanggang sa matapos itong 30 dipa, 30 piraso na ginawa. Kung yung pain. Yan. No. Yan, tapos po, pink naman ulit. Pink, blue. Pink, blue. Pink, blue lang yung gagawin natin. Blue naman siya. Para yung pusit po. May pagpilian yung pusit kung saan sila maghabol. Okay. Sige-sige naman po hanggang sa matapos to. Hanggang sa matapos. Ganang hapon mga katongske. Ito na po yung ginawa kong tutorial kanina na pamain mga katongske. Dito ko lang po siya binubot kasi yung pulunan ko na iwan sa bangka kanina. Sa bahay ko lang po ito ni binubot. Tingnan po natin katongske kung kainin ito mamaya o habulin. Wala itong mga kawila. Baka sabihin nyo may mga kawil yan. Ariya po natin ito mamaya. Natin kung tistig siya. Straw lang po ito. Straw na pangtali at saka kunting pasidlak. Pasidlak po natin. Tsaka yung parang nagpumuntada ka lang din paggawa. Yung number po ng nylon natin mga katong, si number 8. Ito na kulay puti yung bahayan niya. Tapos ito, number 8 din na piece brand. Depende na rin po sa inyo kung anong number ilagay nyo, pero yung nilagay po namin dito, number 8 lang talaga yung bahayan niya, nylon. Oh, abangan tayo natin kasi kung habulin siya.